kapurihan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawi ang daigdigan, lahat ng sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Humihingi po tayo ng kapatawaran mula sa ating mawaing Panginoon. Humihingi tayo ng kanyang pagbabasbas sa lahat ng ating mga gawain upang sa pamamagitan ng ating mga paggawa, tayo'y nagluluwalhati sa kanya. Sinasariwa po natin ang mga layunin na ito sa ating mahabang paglalakbay. Mga kapatid, aminin natin ang ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkalo mong maitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan, sa pagsamba sa iyo ng may panatag na kalooban, sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ang bagong buhay na iyan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa na kakamtan natin ang isang kayamanang walang kapintasan, di masisira at di kukupas. Ang kayamanang iyay nakalaan sa inyo doon sa langit. Sapagkat kayo'y sumampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng mga panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak. Bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy,
upang malaman kung talagang dalisay. Gayun din naman, ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Hesukristo. Hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit siya'y inibig na ininyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita magpahanggang ngayon, ngunit nananalig na kayo sa Kanya. Dahil dito'y naguumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita. Sapagkat inaanin na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pangako ng Poon natin, lagi nating gunitain. Pangako ng Poon natin, lagi nating gunitain. Buong puso siyang pasasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang. Napakadakila ang gawa ng Diyos, pinananabikan ng lahat ng lingkod. Pangako ng Poon natin, lagi nating gunitain. Sa may pagkatakot, pagkai sa gana. Pangako ng Poon ay hindi nasisira. Ipinadama niya sa mga hinirang ang kapangyarihang niyang tinataglay nang ibigay niya sa lupa ng dayuhan. Pangako ng Poon natin, lagi nating gunitain. Kaligtas ay dulot sa mga hinirang. May ipinangakong walang hanggang tipan. Banal at dakila ang kanyang pangalan at pupurihin pa magpakailanman. Pangako ng Poon natin, lagi nating gunitain. Magsitayo na po ang lahat. Upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, nang paalis na si Jesus, ay may isang lalaking patakbong lumapit, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kung hindi ang Diyos. Alam mo ang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang magdaraya, igalang mo ang iyong ama at ina." "Guro," sabi ng lalaki, "ang lahat pong iyay, tinutupad ko, mula pa ng aking pagkabata." Magiliw siyang tinitigan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo, humayo ka,
Ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin, na manglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya'y napakayaman. Tiningnan ni Jesus sa mga alagad sa paligid niya at sinabi sa kanyang alagad, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. Nagtaka mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakot sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't sila'y nagtanungan, kung kayo sino ang maliligtas? Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakalob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Unang sulat ni San Pedro. Ano sinasabi ni San Pedro sa ating unang pagbasa? Ang sinasabi niya, paano natin malalaman kung talagang tapat kayo? Paano natin malalaman kung wagas ang inyong pakikipagkaibigan sa Diyos? Magkakaalaman, di ba? Minsan, titimbangin ba ito? Titingnan ito sa yung lente na nagpapalaki. Titingnan, susuriin, kasama yan. Ang sinabi, dadaan sa apoy ng pagsubok. Naku, mahirap yan. Yung ginto, paano natin malalaman kung ginintoan kayo? Kung talagang tunay o peke, maraming peke ngayon. Peke, ha? Nagkukungwari. Mga hipokrito. Mga sinasabi nila ito, yung panlabas. Pero malalaman natin ay hindi pala. Malalaman natin ang ginto ay tunay na ginto, 100% kung puro sa apoy, kung napapaliyab yan. Ah, talagang ginto. Sa ating ebanghelyo, ayon kay San Marcos, yan, pinapapili po tayo. Meron ba sa inyong bilyonaryo dito? Di naman ako mahirapan sa pag-sermon sa inyo. Siguro sa mga parokya na ang mga miyembro, mga dekotse, ayun, mahirapan siguro ako mag-sermon. Tatamaan sila. Sinabi dito ng Claro, mahihirapan ang mayaman na mapabilang sa kaharian ng langit. Kasi ang aking layunin bilang pari, nakatayo ako dito, ay bawat isa sa inyo mahatak, mapabilang, makasama, walang eksepsyon. Mga pamilya tayo. Sa pamilya, di ba, magkakapatid tayo, may mga malalakas, may mahihina. Abangan ko hanggang lahat. Basta lahat ng ipinagkaloob sa akin ng Diyos. Nasa ng listahan ng mga pa natin. Kompleto na ba tayo? Kompleto na ba? Ay, sige. Doon ako mapapanatag. Yung mayaman, nako. Ano sabi? Mas madali bang makapasok ang kamelyo sa butas, may kataga tayo, sa butas ng karayom? Kasi, alam niyo pa ba yun? Kasi wala na nang nananahi ngayon nung dati. Yung, di ba, may sewing machine.
Ha? Yung butas ng karayom, di ba? Didilaan mo pa yung dulo ng sinulid para ipasok yon. Baka, nagkakamot na kayo. Yan. Iyon ang description ni Jesus. Kasi, kailan kayo nakahuli nakakita ng butas ng karayom? Perdible na lang ngayon, no? Ha? Wala nang, ha? Ayun, mga bata yan, may mga bata. Ano yun? Ano yun? Mahirap upa ipakita, ha? Sige po. Pero, ang sinasabi, ang kayamanan sa langit. Pag-ipunan natin. Ha? Pagtulong sa kapwa, karidad. Yan nga, binibigyan ng, babalik ako sa ating ginagawa. Karidad, ayuda, pagmamalasakit, pagkakawang gawa, pagtulong. Yan ang kayamanan sa langit na ating iniimbak, iniipon, tinitipon. Sige po. Tulong ni Maria at ni San Jose, nawa po ang ating buhay, kayamanan po sa langit ang ating ipunin araw-araw. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo ngayon sa ating Diyos Ama para sa katatagan na mapaglalabanan natin ang mga tukso ng kayamanan at kasiguruhan. Tugon po natin, Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Ang simbahan naway patuloy na magbigay ng kalinga at suporta sa mga napapabayaan at mga naghihirap ng ating lipunan, manalangin tayo. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Ang mga tinatawag na tagasunod ni Kristo, naway kanilang mapagtanto na mas mahalaga sa buhay ang pagkalinga sa iba at pangangalaga sa mga kapuspalad kaysa sarili, manalangin tayo. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Ang lahat ng tao naway matagpuan ang karunungan, naunahin ang paghahanap sa kaharian ng Diyos at ialay ang kanilang buhay sa paglilingkod sa Panginoon, manalangin tayo. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Ang mga may sakit naway mabigyang kasiyahan at kalakasan ni Kristo, manalangin tayo. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Ang ating mga yumaong kamag-anak at kaibigan naway makasalo sa kasiyahan ng tagumpay ni Kristo sa kaharian ng langit, manalangin tayo. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Makalangit na Ama, bigyan mo kami ng kalakasan ng loob na mamuhay sa karukhaan sa Espiritu at sumunod sa halimbawa ni Kristo na naging dukha upang kami ay umulad. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Oh, Ama, alak at
lahat ng aming paggawa. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ipagkaloob mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Kaawaan mo kami at pagbigyan upang ang iyong kaloob para kami makapaghain ay makapakinabang bilang pagpapala mo sa amin. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwas ng lubos. Siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bag niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggantipan, aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Ubispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Pagdasal po natin ang lahat ng mga yumao sa kapanahunan ng pandemya. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen.
Sa tagubili ng manakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ay iniiwang sa inyong aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumairin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Si Jesus at ang puso.
puso'y ay saya. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang ay iyong kaawaan upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Inilulog namin sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasin may mga karamdaman, lingapin mo mga aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangirihan na nung ikay narito pa sa daigding maraming gumaling dahil sa pagkantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kayo nilulahati na dyan sa langit, nananalig kami ng iyong pamamagitan ay lubang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, siyaring aming mahinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan, pakundangan sa may hirap at sakit ng Panginoon Kristo at inyong po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at nasalan, mahal na po ang Jesus Nazareno, hiniyak mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan yung angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala ng mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito na may maalala nilang mga pangangal sa binyag na inuibig na at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumairin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, walhati ka namin. Magsiupo muna po ang lahat.